Thank you.
Ang bahagi po ng malalakasulatan ng ating pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa aklat ng Efeso sa kabanatang 4 mula talatang 1 hanggang 5 at lilipat po tayo mamaya sa John chapter 6 verses 31 to 35. Sa Ephesians, ganito po ang mababasa natin sa today's English version. I therefore, the prisoner in the Lord, beg you to lead a life worthy of the calling to which you have been called. Be always humble, gentle, patient. Show your love by being tolerant with one another. Do your best to preserve the unity which the Spirit gives by means of the peace that binds you together. There is one body, one spirit, just as there is one hope to which God has called you. This is one Lord, one faith, one baptism. In the Gospel of John, our ancestors ate manna in the desert. Just as the scripture says, He gave them bread from heaven to eat. I am telling you the truth. Jesus said, What Moses gave you was not the bread from heaven. It is my Father who gives you the real bread from heaven. For the bread that gives is He who comes down from heaven and gives life to the world. Sir, they asked Him, give us this bread always. I am the bread of life, Jesus told them. Those who come to me will never be hungry. Those who believe in me will never be thirsty. Tayo pang lahat ay napagpala sa ating pakikinig sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Our theme for today, you are worthy. You are worthy. Isang pinagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Tayo muli ay nasa dulang ng ating Panginoong Yesus. Kumusta po kayo? Ano yung mga bagay o pangyayari na na-encounter natin sa ating mga buhay sa mga araw na dumaan mula noong huling araw na tayo ay nagkasama sa dulang ng ating Panginoong Yesus? Ang mga pangyayaring ito ay maaaring nakapagbigay sa atin ng kasiyahan, kagalakan, at mayroon din namang pangyayari, marahil, na nagbigay sa atin ng kalungkutan. Sa panahon ng pagragasa ng bagyo, ay maraming mga naapektuhan, maraming mga nasirang pananim, at may mga buhay pa na naisakripisyo. At kung titignan po natin within our area, sa Benguet, dito sa Baguio, mga kapatid, ay maraming mga nasira. Nasira mga infrastruktura, mga daan, mga pagawain, mga kapatid, ay maraming mga nasira. Ngunit ang mga ito ay sadyang realidad na nangyayari. At sa mga pangyayaring ito, nagtatanong ba tayo sa ating mga sarili? Bakit? O dili naman kaya ang tanong ko sa atin, minsan ba natanong ninyo ang inyong mga sarili kung anong pagkatawag mayroon po tayo sa Panginoon? Anong calling mayroon po kayo sa Panginoon? What calling? Or ano yung tawag o pagkatawag ng Diyos sa inyo sa mundong ating kinagagalawan? God called you
to what you are now. Kapag pinag-uusapan po natin ang calling o yung pagkatawag ng Panginoon sa aming mga church workers, sa mga pastors, sa mga diakonisa, sa mga pari at sa lahat ng mga manggagawa sa loob ng iglesia, ay tumutukoy doon sa kung paano tayo tinawag ng Panginoon at kung paano tayo tumugon sa pagkatawag sa atin. At nung tinawag po tayo, nung tinawag po tayo ng Panginoon ay maraming mga consideration sa atin. Sa akin, ayaw ko sana. No? Ayaw ko magpastor. Yung konteksto namin bilang manggagawa ay parang ito yung pagkatawag ng Panginoon, yung sinasabi natin, tumatakbo agad sa ating kaisipan, yung pagiging pastor, yung pagiging diakonisa, yung pagiging pare. No? Pero, God called you to what you are now. Kami ay tinawag upang maglingkod sa Diyos, upang maglingkod sa Kanyang Iglesia. At kayo ay tinawag naman ng Diyos sa anumang bukasyon o propesyon na kinalalagyan iyo ngayon. Ikaw ba ay isang lawyer? Ikaw ba ay isang teacher? Ikaw ba ay isang doktor? Inhinyero? Manggagawa? Janitor? O magsasaka? Ano man yung kinalalagyan mo ngayon, ikaw ay tinawag ng Panginoon doon sa sitwasyon kung ano ang mayroon ka ngayon. God called you for a purpose. And you are worthy to that purpose. Ikaw ay karapat-dapat doon sa purpose na yon ng Panginoon. In your workplace as a Christian, this is your mission field. Saan ka man nagtatrabaho ngayon, saan ka man naroon ngayon, anuman yung profession mo ngayon, ito yung mission field mo bilang mananampalataya. Kung ikaw ay isang guro, mga kapatid, like kong sinasabi sa mga nakasama nating guro na ang pagtuturo ay mayroong kaakibat na passion. Passion to teach. Passion and concern sa iyong mga tinuturuan. Sapagkat hindi pwedeng iprenepare mo lang yung lesson, itinuro mo sa kanila. Kung wala silang natutunan, okay na. Di bali sa sweldo ka. Hindi yon. Ang teacher, ang pagiging guro, ang pagiging educator, kailangan mong mayroong passion ka para ito ay magdulot sa iyo ng ito ay magdulot sa iyo o magdala sa iyo doon sa joy dahil doon sa ginagawa mo. Hindi yung gumagawa ka dahil may sweldo, malaki ang sweldo, no? Tayo doon sa konteksto bilang mananampalataya, bukod doon sa passion, ginagamit natin ang profession po natin ito dahil tinawag tayo ng Diyos sa profession na yan, hindi upang kumita lang ng pera, kundi upang gawin at maging agent po tayo ng Panginoon at upang makilala natin sa ating mga sarili na tayo ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Mula sa pinakamababang antas hanggang sa pinakamataas na antas na iyong kinalalagyan ngayon sa lipunan o sa syudad na iyong kinagagalawan, ikaw ay bahagi sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ikaw ay mahalaga. In the eyes of God, you are worthy. So huwag mong sabihin na, ay, janitor lang ako eh. No, mayroon kang bahagi. Kung ikaw ay isang mananampalataya, mayroon kang bahagi at tinawag ka ng Diyos mula sa bukasyon o sa trabaho na iyong kinalalagyan ngayon. God called you to what you are now. Pangalawa, God called you to become part of the body of Christ. God called you to become part of the body of Christ. Sa iyong palagay, anong kayang bahagi ka sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo?
Paul described the body of Christ, one body with different parts as well as their functions. Inilarawan po ni Pablo na ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo ay parang yung katawan natin, yung physical body natin. Merong bahagi. At yung mga bahaging yan ay mayroong kanya-kanyang function. Merong kanya-kanyang trabaho. Ang ulo, ang kamay, ang paa, yung mga internal organs and other parts of our body ay mayroong kanya-kanyang trabaho yan. Sabi nga nila, ewan ko kung gaano katotoo ito, no? Lahat ng bahagi daw ng katawan ng tao ay nilikha ng Diyos at mayroong bahagi ito para sa kabutihan ng buong katawan. Totoo ito, hindi. Diba? Mayroon tayong ulo, mayroon tayong kamay, mayroon tayong paa. Yung trabaho ng paa ay hindi pwedeng gawin ng kamay. Subukan mong manglakad na gamit ang kamay mo, tatawanan ka, di ba? At yung mga gamit o yung mga bahagi ng katawang ito, mga kapatid, kapag hindi ginawa yung kanilang mga trabaho or mayroong malfunction ito, halimbawa, yung kidney natin, sa internal organ natin, ano, yung vital part na ito ng ating katawan, kidney, o kaya yung puso, could you imagine kung hindi ito mag-function ng tama? Magsasuffer. No? Magsasuffer yung buong katawan po natin. At pag nagsuffer po ang buong katawan, babagsak po yan. At saan tutungo yan? Mamamatay yan. No? So, tayo bilang bahagi doon sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo ay tinawag po tayo na mayroong kailangang gawin. Na may kaugnayan doon sa sinasabi kong God called you to what you are now, kung ano man yung profession mo. Tayo ay bahagi doon sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo dahil po tayo ay mananampalataya. And could you imagine, ikaw na bahagi ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo ay magkaroon ng malfunction. Paano kung ikaw yung kidney? Paano kung ikaw yung puso? Doon sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo at hindi na mag-function ito. Madi-disable na ang katawan ng ating Panginoon. Di ba? So, tignan po natin yung kahalagahan ng ating bahagi sa katawan ng ating Panginoon. At yung bahagi ng ating katawan, ang katawan ng ating Panginoon ay mayroong koordinasyon. Pag sinabi natin koordinasyon, parang may kompas yan. No? Halimbawa, yung kamay natin, kapag may hawak na pagkain ito, itutok mo sa bunganga mo kahit hindi mo isipin, kahit hindi mo planuhin. Subukan nyo, mga kapatid, subukan nyo ngayon. No? Hawak kayo ng pagkain, itapat nyo sa bunganga nyo. Nganganga yan. Mayroong coordination yan. At pag nganga yan, kakagat naman, nguwiin na yan. Mayroong coordination. Ito yung kahalagahan doon sa tayo'y kabahagi sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat po ng bahagi ng katawan ng ating Panginoong Yesus ay mayroong koordinasyon. No? Mayroong koordinasyon. All parts are worthy in the body of Christ. Ikaw ay mahalaga. Ako ay mahalaga. Tayo ay mahalaga sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Isipin po natin, mga kapatid, na napakahalaga ng ating tungkulin sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Pangatlo, God called you to widen the kingdom of God. God called you to widen the kingdom of God. Dahil po sa build na programa ng ating gobyerno ngayon, isa sa mga binigyan ng konsiderasyon ay yung road widening. Ano? Karoon tayo ng road widening. Sabi ko nga minsan, buti pa itong road, nagkakaroon ng widening. How about the kingdom of God? Lumalawak ba ito? No? Nag-extend ba ito? Mayroon ba tayong mga missions? Mayroon ba tayong ginagawa bilang bahagi sa katawan ng Kristo to widen the kingdom of God in our workplace? You have a big role in the spreading good news here on earth. In our gospel lesson, it talk about the bread
the bread which was given by God through Moses. And as they knew, it was bread from heaven. But Jesus said to them, it was not the bread from heaven. No? Alam po natin ito, itong istorya na ito. Dito po sa John, inulit po ito ni John Ikinuwento. No? Na ang mana na iniisip ng mga Israelita noon ay pagkain o tinapay na nagmula sa langit. Pero sinasabi ngayon ng ating Panginoong Jesucristo, hindi yun nagmula sa langit. Yeah? For the bread that God gives is the who comes down from heaven and gives life to the world. Yung mga Israelita noon na kumain ng mana ay namatay. Ngunit ang sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo, ang tinapay na nagmula sa langit, which is Jesus itself or himself, ay nagbibigay ng buhay. Hindi kagaya ng mana na pagkatapos nilang kainin, ay mamamatay pa rin sila. Kaya't sinabi ng mga nakapaligid sa kanya, give us this bread always. No? Bigyan mo kami ng tinapay na iyan. Sabi ng mga taong nakikinig sa kanya, nung sinasabi niyang yung tinapay na kinain ng mga Israelita ay hindi nagbibigay buhay. Marahil nakakapagpabusog yon. Ngunit sinasabi niya na ang tinapay na nagmula sa langit, eto ay nagbibigay buhay. Kaya sinabi niya na bigyan mo kami ng tinapay na iyan. Iniisip pa rin ng mga taong ito yung literal na tinapay na sinasabi sa kanila ng ating Panginoong Hesus. Kaya't sinabi ng ating Panginoon, I am the bread of life. No? Those who come to me will never be hungry. Those who believe in me will never be thirsty. Ako ang tinapay ng buhay. Ito ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sino mang kumain nito ay hindi magugutom. At ang sino mang sumampalataya sa akin ay hindi mabubuhay. Ito yung tinapay na nandun sa kingdom ng Panginoon. Yung tinapay na tinanggap po natin. Yung tinapay na makakapagpalawak ng paghahari ng Diyos dito sa mundo, ang ating Panginoong Jesucristo. Na yung tinapay na yon, mga kapatid, ay nasa atin. This is the promise of the kingdom, yung fullness or yung kasapatan. Kaya sinasabi sa kanila ng ating Panginoong Jesucristo, ang sino mang kumain sa tinapay na nagmula sa langit ay hindi na magugutom. Hindi magugutom. Hindi ibig sabihin na yung physical body natin, kundi tumutukoy ito doon sa spiritual. Tumutukoy ito doon sa everlasting, no? Yung kasapatan ng biyaya ng Diyos. No? The promise of God in the kingdom, mga kapatid, ay yung kasapatan, yung fullness. Pangalawa, satisfaction. Wala ka nang hahanapin pa dito sa mundo. Marami kang hahanapin. Maraming kulang. Wala kang satisfaction. Bakit? Habang mayroon kang nakikita, nagkakaroon ka ng interes. Pero, mga kapatid, doon sa konteksto natin bilang mananampalataya, tayo ay kabilang sa katawan ng ating Panginoon, tayo ay nandun sa kingdom, nararanasan po natin yung kasapatan, nararanasan po natin yung contentment. At pangatlo, the promise of the kingdom is to have eternal life, salvation. Yung magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Kung kaya nga po, mga kapatid, tayo ay mayroong tungkulin bilang mananampalataya na ibahagi at palawakin ang paghahari ng Diyos dito sa mundo. At hawak po natin, nasa atin po, ang ating Panginoong Jesucristo, ang tinapay na nagbibigay ng buhay. Buhay na walang kamatayan, buhay na walang hanggaan, mga kapatid. Ang inilalaan at ibinibigay ng ating Panginoong Jesucristo ang mabuhay sa Kanya, sa Kanyang paghahari. You are worthy in God's kingdom building. You are called to give the bread that you have. Tayo po ay tinatawag ng Diyos ngayon upang palawakin ang Kanyang paghahari sa mundo. At bahagi po tayo, mayroon po tayong malaking bahagi bilang mananampalataya sa pagpapalawak
ng paghahari ng Diyos dito sa mundo. Ang tinapay na iyong hawak, si Jesus na nasa iyo, mga kapatid, ang siyang kasama natin sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon ng ating mga buhay. And now, what is your vocation? Vocation. What is your profession? Ano yung pagkatawag sa iyo ng Panginoon? Ano yung trabaho mo ngayon? Ano yung kinalalagyan mo ngayon? Ano man yung kinalalagyan mo ngayon, you are called by God for a purpose. Let us all know that you are worthy in the eyes of God. For you are called to become part of the body of Christ, you have a unique function na ikaw lamang ang pwedeng gumawa. You must do it for the glory of God. Walang gagawa nito para sa iyo. To widen God's kingdom is the highest calling to all of us today. It is the goal of every believer. You have the bread. We have the bread. And the bread that gives life to all of those who want to eat. Share this bread to everyone. Share this bread in all seasons. Share this bread wherever you are. Brothers and sisters in Christ, you are worthy. We are worthy. Humayo po tayo. Gawin po natin. Ipakita po natin ang kahalagahan natin sa mata ng ating Panginoon at ang kahalagahan natin upang solusyunan ang problema ng bawat tao dito sa mundo, ang kanilang pagkahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Sa Diyos po ang papuri. Tayo manalangin. Maraming salamat, O Diyos, sa biyaya ng tinapay ng buhay. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat kami ay mahalaga sa iyong paningin anuman ang aming kalalagayan sa mundo na aming kinagagalawan. Sa naabot po ng iyong mensahe at sa mga maaabot pa nito, Panginoon, naway patuloy mo kaming bigkisin sa isang layunin. Layunin ng paglilingkod at layunin na makita ang kahalagahan namin, ang bahagi namin sa iyong katawan, sa katawan ng aming Panginoong Hesukristo. Hayaan mo, O Diyos, na manatili sa aming mga puso, sa aming mga buhay, sa aming mga layunin na maging bahagi kami sa pagpapalawak ng iyong paghahari dito sa mundo na aming kinalalagyan. Dakilang Diyos, amin pong ipinapanalangin ang mga kapatid namin na nakaranas ng matinding epekto ng bagyo. Mayroon po sa amin mga kapatid na nawalan ng mahal sa buhay. Dalangin ko, O Diyos, na aliwin mo sila. Dalangin ko, O Diyos, na ipagkaloob mo ang kanilang mga pangangailangang finansyal. Dalangin ko, O Diyos, na matuto nilang i-claim ang iyong mga ipinangako sa kanila buhat nang sila'y nagpakumbaba at tinanggap ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Panginoon, maraming salamat sa Baguio City First United Methodist Church sa online worship na ito na naaabot ang bawat tao, Panginoon, na mayroong access ng teknolohiya. Dalangin ko, O Diyos, na kahit ilang milya pa ang layo, libong milya pa ang layo namin sa kanila, Panginoon, ay nakakapag-minister ang Baguio City First United Methodist Church, Panginoon, sa kanila. Dakilang Diyos, pagpalain mo at maraming salamat sa mga gadgets na aming ginagamit ngayon. Ito ay for your own glory. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng aming worship director online, si Brother Rael, na nakakasama namin. Patuloy mo siyang i-bless, Panginoon, sapagkat ginagamit mo kaming lahat, Panginoon,
sa isang layunin ng pagpapalawak ng iyong paghahari sa mundo. Ginagamit mo kami, Panginoon, bilang kabahagi ng iyong katawan sa lahat ng aspeto kung saan mo kami tinawag bilang iyong mga anak. Maraming maraming salamat, O Diyos, sa sitwasyon at kinalalagyan namin ngayon. Ama, patuloy naming idinadalangin na ingatan mo ang bawat isa sa amin. Ingatan mo ang bawat Pilipino. Ingatan mo, O Diyos, ang bawat mananampalataya sa buong mundo. Ingatan mo ang lahat ng nilalang, Panginoon. Dakilang Diyos, mula sa virus, sa infection na kumakalat ngayon. Ama, hindi man namin lubos maisip, hindi man namin maintindihan ang mga pangyayaring ito, kung bakit namin nararanasan ito. Isa lang po, mula sa pinaka-abang kaisipan na mayroon po sa amin, kami po'y magpapasakop sa inyo na anuman po ang mangyari, ikaw pa rin ang Diyos na buhay, na nagmamahal, umibig at nagbigay ng kanyang bugtong na anak para sa amin. Dakilang Diyos, magtapos man kami sa aming paglalakbay dito sa mundo, ikaw ay may inihanda para sa amin, isang lugar at isang kalalagayan na kung saan hindi namin naranasan dito sa mundo na aming kinalalagyan ngayon. Maraming maraming salamat, O Diyos. Patawarin mo kami sa lahat ng mga pagkukulang namin, sa lahat ng mga nabigkas namin na isip at nagawa na hindi nakapagbigay sa inyo ng kapurihan. Patawarin mo kami, O Diyos. I-bless mo po ang Baguio City, Panginoon, ang leadership ng aming LGU, ang leadership, Panginoon, ng aming PNP, ang leadership, Panginoon, ng lahat ng mga binigyan mo ng karapatan upang mamuno sa siyudad na ito. Ingatan mo kaming lahat, dakilang Diyos. Ito ang aming panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Natapos na ang ating sama-samang pagsamba, ngunit kayo'y magpapatuloy sa inyong paglilingkod. Ang anumang biyaya na inyong tinanggap ay inyong ipamuhay. Huwag din naman ninyong kalimutang ibahagi sa iba. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen.